So guys, look at that. Look at that. Ang ating homemade taho sa Italy. So delicious. Good morning guys. Good morning. Welcome back sa ating kusina. Galing ako sa palengke. Wala pasok ngayon. Today is Miyerkules. It's December 8th. Piyesta ng Immaculate. Immaculata na tayo. Piyesta de la Madonna. Yun, sa Italiano. Immaculate Conception niya tayo. Well guys, nagbabala ako magpagupit kasi maputi na yung buhok at saka you know, kasi nagbobonit ako. Totoo. Lagi ako nakaganyan eh, tamba ako. Kaya pag tinanggal mo, lahat nakadapa yung buhok. So, halika darling Jess, welcome to my vlog. Yan. Oh, holistic. So, papagupit sana ako, eh, puro sarado. Pupunta ko sana ng palengke, sarado din. Napunta na ako sa Chinese store. Well, bumili ako ng bangus. Pero hindi ko yung luluto kasi pang-stack yun, nasa presyer. Mga dahil na bangus. Bumili ako ng chippy at saka ng coco juice. Yan. May merienda tayo. Well, kaya nga pala ako magbablog guys. Uulitin ko yung aking ibinlog na favorite ng mga Pilipino kainin. Kulang siya, matamis. Masarap. Isinisigaw sa kalye pag tinitinda. Hindi balot. Taho! Yan guys. Taho. Gagawa tayo ng homemade taho dito sa Italy. Panoodin nyo kung anong gagawin kong kung paano ko siya gagawin. So, kailangan natin ng soya milk. Soya milk lang. Yan, no? Soya. Soya. Soya milk. Then, kailangan mo ng sago. Sago. Yan. At pang gelatin. Paggawa ng gulaman. Para mabuo yung ating soya milk. Okay, guys. Samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano. Diyan lang kayo. Ayos sila. Guys. Nagpakulo na ako ng tubig. Yan. Hintay lang natin siya kumulo. Tapos ihulog natin yung ano ba sa tawag dito? Sa tago? Kasi nagamit ko natin. Tapioca. Yan. Tapioca. So pag nakulo na, saka natin siya lalagay. Then papakuloan natin siya ng 1 hour. Tapos after 1 hour na pakulo, mamatamitin. Patenta na po. Yan, nabubulol. Mamatamisin natin siya. Okay? So, ito lang natin kumulo yung tubig. Tsaka natin siya ilalagay. Later, guys. Guys, nakulo na po yung ating tubig. Lalagay na natin itong ating tapioca. Yan. So, papakulo lang na po natin siya ng mga isang oras. Tapioca pearl. Yum. Kuha lang tayo ng panglahok. Eh, panglahok, panghalo. Guys, haluin mo lang. Yun. Ibale, hugasan naman natin siya mamaya. So guys, papakuloy lang natin siya ng isang oras. Pag nakulo na, may medium heat lang natin. Yan, para wag mabigla. So, balikan natin siya after mga 13. So guys, aalagaan nyo nga pala siya ng halo habang kumukulo siya. Every 2 to 3 minutes halo nyo siya kasi didikit siya sa ilalim. Yan. So, matagal pa. Sabi ko nga, mga isang oras siya pakukuloyin.
hanggat hindi nawawala yung mga kulay niya na sa loob, dapat maging transparent siya. Okay? Mix. Tapos dadagdagan niyo din na siya ng tubig pagka kukunti na yung tubig niya. Later, okay, guys. Habang hinihintay natin yung ating sago, pre-prepare natin yung ating homemade taho. Okay? So, kailangan mo lang ng kaldero. Lagay mo yung 1 litrong soya milk. Malamig ha, malamig. Isang litrong soy milk. Tapos, ilalagay mo itong gelatin na to dito sa malamig na to habang malamig siya. At halo-haloy natin ang isang matunaw. So guys, ito siya yung panggawa ng gelatin. Yan. Babat mo lang siya. So, ito, pang 500. Ang dose dito, pang 500 grams. So, 1 litro siya. Kaya kailangan natin ng 2 balot. Pero pag dinalawang balot natin, masyado siyang titigas. So, gawin lang natin 1 balot at kalahati para talagang taho lang ang dating. So, mag-iwan tayo ng 2. Mag-iwan tayo ng 2 piraso. Hindi natin lalat. So, halo-haloy lang natin. Halo-haloy lang natin, guys. Mga 10 minutes. Haluin mo lang siya ng 10 minutes. Ganun. Tapos lalagay natin siya doon sa kalan ng mahinang-mahinang apoy, dahan-dahan yung halo hanggang sa malusaw yung kanyang gelatin. Okay guys, maghalo lang ako. Guys, later. After 1 hour na mapakuluan mo yung sago, papatayin mo na siya. Then, pabaya mo siya doon sa kumukulong tubig na pinagpakuluan niya ng 30 minutes hanggang sa lumamig. Tapos, tsaka natin siya huhugasan. Okay? At meron pa second procedure kasi mamatamisin natin siya yung sago para sa ating taho. Siya ang pinaka gagawin nating pampalasa. Okay? So, ito na yung ating soya milk. After 10 minutes, lumambot na yung gelatin. Yan. Yung gelatin, polio de gelatin, yung kanyang leaf. Yun. Ngayon, pakukula naman natin siya ng daan-daan. Tapos, haluin natin siya ng daan-daan. Hanggang sa matunaw yung gelatin. Gelatin leaves. Yan o. Nakalagay dyan o. Poly de gelatina. Yan. Ibig sabihin ng poly, yung leaves. Okay? Tapos, pakulo natin dandan. Haluin mo lang dandan. So, sasalang na natin siya sa kalan. Guys, habang pinalalamig natin yung ating sago, ng 30 minutes, lulutuin natin yung ating soya milk. Medyo malakas pa ngayon ang apoy. Pero, pag nakita nyo kumulo na, hihinaan mo siya ng apoy. Ano, natutunaw na yung ating gelatin leaves. Yan. So, hinaan ko na yung ating apoy. Hinaan natin. Yan.
Okay? Then continuous lang ang halo. Yan. Tapos lulutuin lang natin ito ng mga 10 to 12 minutes. Kasi mamumuo na siya. Pababayaan pala natin siya maging parang gulaman. Pabuuin natin siya. Pero hindi naman gulaman na gulaman kasi binawasan natin yung measurement ng panggulaman na measurement. Kasi kailangan lang naman natin mabuo siya ng konti. Okay? Hindi natin nilahat yung pang isang litro. Binawasan lang natin siya ng dalawa para kasi yung hindi ko mabigkas, nabubulol. Okay, haluin lang natin. So later guys, pagkatunaw na guys, naalala ko na, nabubulol ako kanina eh. Yung consistency ng measurement natin ay hindi natin siya binuo. Kasi yung pang isang litro, dapat may 1,000 grams ka na gelatin. So ginawa lang natin 750 grams ng gelatin sa isang litro para yung consistency niya, hindi siya masyadong gulaman ang dating. Kasi pag nabuo yan, di matigas. Kailangan natin buo na malambot. Parang taho talaga. Okay? So, balik tayo sa niluluto. Yan, halo lang ng halo. Tunaw na po yung ating gelatin, panggawa ng gelatin sa loob ng soya milk. So, pagkaya na itunaw na tunaw na, palalabigin naman natin ngayon to para mamuo siya. Diba? Ganun ang paggawa ng gulaman. Okay, later guys. So guys, pinatay na natin yung ating gatas, yung ating soya milk. Palalabigin natin siya ng mga isang oras bago natin lagay siya sa loob ng ref. Then, sabi ko sa inyo, after 30 minutes na malamig na yung sago, lulutuin natin uli siya. Magagawa tayo ng minatamis na sago. Meron tayong panutcha dyan galing sa Chinese. Lulutuin natin. So guys, ito yung ating panutcha. Ayan. Tutunawin natin siya sa tubig. Matamis siya. Ito yung matamis na asukal na buhok. Pero kung wala kayong panutcha, pwede kayong gumamit ng asukal na pula. Tunawin nyo sa tubig. Konti lang. Kasi dapat malapot. At lulutuin uli natin yung ating sago dito. So guys, marami talagang procedure bago makagawa ng minatamis na sago. Yung arnibal niya, na gagawin nating pampatamis doon sa pinalalamig nating taho. Yan, pag gusto nyo makatikim ng taho, ganun talaga, gagawa ka ng paraan. Okay. So guys, after 30 minutes, kunin na natin siya. At siyang lilinisin. Yan. So, babanlawan mo lang siya ng tubig. Yan. Tapos, susunod natin siya doon sa next step ng ating pagluluto. Okay guys. Yeah. Hindi pa siya ready. Yan. Yeah. Mainit na tubig din yung ating ginamit panlinis. Okay guys. Susunod na procedure. Nakababad pa rin siya sa tubig. Maglagay tayo ng konting tubig dyan. Mga kalahati lang ito.
at 3 to 5 cups. Yun natin mga kalahating litro. So kukunin ko lang yung ating panutsa. Guys, kung sino man nakakaalala dito, itong panutsa na to, asukal yan. Yan. Lagyan natin yung magkayapos. At atin siyang pakuluin. Tutunawin natin siya. Pag tunaw na yung asukal na yan, tsaka natin ilalagay yung sagulo. Guys, nakulo na. Medyo patunaw na. Natunaw na yung kalahati ng ating panutsa. Asukal na put. Yan. Oras na matunaw to, guys. Ihulog natin ang ating saguuli. Ang kanyang second procedure of cooking. Kasi ito na yung magsisilbing arnibal ng ating taho. Ayan na po yung ating taho. Binubuo na natin. Lalagyan natin siya sa sare pagka malamig na. After 1 hour. Para mamuo yung gut. Yung kanyang soya milk. Kailangan natin ang ating vanilla flavor. Ating hanapin. Nasaan ang ating vanilla flavor? Ayun. Ang negrita. Yan. Vanilla extract. Pampabango. Nakulo nang maigi. Tunaw na lahat. At inang salain ang ating sago. Sinalan lang natin ang apoy uli sa minimum. Then, kunin mo ang ating sinalang sago. At isasali natin dahan-dahan at baka tumapon. Yum! So, dyan na natin siya lulutuin. So guys, lulutuin uli natin siya ng mga hanggang sa lumapot pala, ha? Hindi pala lumapot. Kumunti yung tubig niya, maging kalahati. Hanggang dyan, oh, mga kalahati nung kaldero maliit natin. So, pabayaan mo lang siya. Pag kumulo, laksan ulit natin. Pag kumulo, tsaka natin hinaan hanggang sa maluto siyang ng tuluyan. Okay, later guys. Binuksan ko na uli. Teka, hindi ko makita. Malabo mata. Pinahina ako na yung apoy kasi kumulo na siya. Lulutuin na natin siya ng low heat. Okay? May basahan pa pala ako siya. So guys, shout out ka pala dyan kay Imelda Lizardo. Thank you. Binigyan kami ng olive oil. Pressed olive oil. Ayan. At kay Federico. Grazie per questo olio. Ano ba ito, darling? Olio yung extra virgin eh? Yung press, alam ko hindi ito extra virgin. Ito yung press from the farm. Masarap to. Magtutusta ka ng tinapay. Yung garlic bread ba? Tapos talagyan mo siya ng olive oil. Pwede pa lang sa tinapay yan. Tapos sa insalata. Ito ang masarap sa insalata. So guys, grazie pwede, Imelda. Baka naman, yung taste natin. Malapit na tayo magkaupo. After na mga 15 minutes na kumukulo, lagyan na natin ng vanilla extract. Yan, hindi pa siya extract. Syrup, vanilla syrup. Okay. So guys, paigayin lang natin ng konti. Konting-konti pa. Kasi masyado pa siyang malabnaw. So mamaya-maya. Yan. Lagyan mo lang din ng halo every 10 minutes. So, hintay lang natin siyang maging kalahati ng kaldero. Mga hanggang dito. Yan. Paigay lang natin ng konti. Later guys. Ating
soya milk, ta, gagawin gelatin. Tabi muna natin sa loob ng wrap. Yan. Yan muna natin siya ng mga hanggang sa maging matigas ng konti. Okay, dyan muna ikaw. So guys, after ng 35 minutes, yan na siya, malapot na siya. Hindi ko na siya paggagawin kalahati kasi kailangan natin yung syrup niya para sa taho. So, let's kill the fire. Stay put lang siya dyan habang iniintay natin yung ating taho. So, pag ready na yung ating taho para sa finished product, papakita ko sa inyo. Ready na yung ating taho. Ayun, pinainit ko lang yung ating admiral. Yung ating suga na sago na minatamis. Okay guys. So, kunin na natin mainit na eh. Kasi di ba siyempre masarap yung sago na mainit. Yung taho na mainit. Pero yung ating taho, yan, ito na siya. Galing siya sa rep. Buo na yung ating soya. Yung malamig siya siyempre gawa ng ginawa natin siyang gelatin. Soya milk. Pero pininit ko yung ating admibal para mainit ang dating ng ating taho. Okay, let's start. Guys, magtimpla na tayo. Yan. So, maglawa na tayo ng ating taho. So, lagyan natin ng konting kanting minatamis na sago sa ilalim. 1, 2, 4 kaming mag. Lagyan natin sabaw kasi masarap pa may sabaw. Sweetened ang ating sweetened na sago, para kita nyo, dito ko lalagay. So, yan. Then, yung ating soya. Manipis lang dapat ang kuha. Soya milk, ha? Ginawa natin ako. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, nananabig ka kumain ng pagkain Pilipino, that's the way you do it. Maganda sa katawan pati ang soya milk. Medyo parang nasobra lang ng ating gulaman. So sa next time mabawasan natin. Gawin natin ilang piraso lang. Lalapit ko, nahihirapan ko. Dennis, manjel tao.
And then, after bumalag yan ang soya, syempre, lalagyan mo ulit siya sa ibabaw ng almibaw with sago. Yum. Okay. Yan na po ang ating tahong. Masarap siya. Salamat. So guys, look at that. Look at that. Ang ating homemade taho sa Italy. So delicious.